Presyo ng ilang grocery items posibleng tumaas ng 3-6% sa buwan ng Mayo ayon sa Amalgamated Supermarkets Association. Ilang overseas Filipino worker na naipit sa pinakamatinding COVID-19 lockdown sa Shanghai, China, nananawagan ng repatriation. Tatlong araw na local absentee voting magsisimula na bukas. At a Facebook account ng tagapagsalita ni Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. sinuspindi ng pamunuan ng social media platform. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Martes, April 26, 2022. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagsimula na muling mamahagi na fuel subsidy sa mga benepisyaryo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa gitna ito ng muling pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Umaasa naman ang Department of Energy na bababa ang presyo ng mga oil product sa susunod na linggo. Ang detalye mula kay Asher Kadapan Jr. Napakiusapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Land Bank of the Philippines na magsimula na muling mag-credit ng cash aid sa mga benepisyaryo ng fuel subsidy. Ayon kay LTFRB Executive Director Maria Cristina Cachon, pumayag ang Land Bank na ipagpatuloy ang pamamahagi ng naturang ayuda sa bisan ng resolusyon na inilabas ng Commission on Elections na pirmado lang ng COMELEC Secretary. Target ng LTFRB na matapos na ang pamamahagi ng first tranche ng fuel subsidy bago magtapos ang buwan ng Abril. Susunod dito ang pamamahagi naman ng second tranche o ikalawang 2.5 billion pesos na ayuda. Ito rin ang pinakaasam-asam ng ilang driver ng public utility jeepney, lalo pa tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Panibagong hirdagok nga naman sa amin to. E sa ngayon nga, naglibre sa kayo yung mga modern jeep. Wala na kami makuha ng pasero, magkataas pang diesel. Eh paano kami mamatay? Ito kayong fuel subsidy hanggang ngayon hindi man binibigay, yung second tranche. Eh pangako nila April bibigay. Bunsod ng pagtaas sa presyo ng langis, hindi na rin napigilan ang paggalaw ng presyo ng ilang pangunahing bilihin. Sa taya ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, aabot ng 3-6% ang itataas sa presyo ng ilang grocery items sa bawat uri ng produkto. All categories, there's bread, milk, coffee, shampoo, toothpaste, all categories. You call them categories, no? Kasi iba-ibang brands ang nasa loob ng categories na yun. So lahat ng categories gumalaw, no, ang presyo dahil nga the cost of producing, the cost of importing, the cost of delivering, no, these items, no, lahat nag-increase. Dumaing naman ang ilang consumer sa pagtaas sa presyo ng mga bilihin, kaya plano nilang bawasan o pumili na lang ng ibang produkto. Dagdag pahirap po talaga kasi magre-re-budget na naman. Magbabawas na lang ng ano, kunwari may mga ekstrang gustong bilhin sa susunod na lang na budget ulit para bawas na. Dagdag hirap na naman po yan. Dapat po yung sahod naman na magtaas naman. Pero wala tayong magagawa po eh pag ganun. Susunod pa rin po tayo sa ano nila. Payo ng mga supermarket owners, siya sa ating mabuti ang mga dating produktong binili kung nagtaas ng presyo. Mas maigian niyang pumili muna ng alternatibong produkto na hindi naman nagmahal. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Matapos ang pagdoble ng presyo ng kamatis sa ilang pamilihan sa Metro Manila noong nakaraang linggo, bumaba na muli ang halaga nito ngayon. Ngunit ang ilang gulay naman ang tumaas ang presyo. Para sa detalye, makibalita tayo kay Janice Inhente na nasa Commonwealth Market. Janice, magkano na lamang ngayon yung presyo ng kamatis and ano naman yung mga gulay na tumaas yung presyo? Agam mula sa 140 to 160 pesos kada kilo ng kamatis last week. Bumaba ito ng 100 to 120 pesos per kilo ngayon dito sa Commonwealth Market.
Ayon sa mga nagtitinda ng gulay dito, biglang tumaas ang presyo ng kamatis noong nakaraang linggo dahil liban sa kulang sa supply, wala rin anilang delivery dahil sa long holiday. Pero dahil bahagya na rin anilang bumabalik sa normal ang supply ng kamatis at may mga biyahe na, unti-unti na rin anilang bumababa ang presyo nito. Pero gayunpaman, ayon sa mga nagtitinda ng kamatis dito, matumal pa rin ang kanilang bentahan dahil mahal pa rin ito kung ikukumpara sa mga nagdaang linggo na nasa 70 to 80 pesos lang per kilo. Kaya naman, yung ilang mga nagtitinda, para mapaubos lang ang kanilang ibinebenta, binabawasan na rin nila ang kanilang presyo habang yung ilang kamatis niya na malapit ng masira ay ipinamimigay na lamang nila. Base naman sa price monitoring ng Department of Agriculture, liban sa Commonwealth Market, bumaba rin ang presyo ng kamatis sa ilan pang palengke sa Metro Manila. Sa New Las Piñas City Public Market, mula sa 160 pesos kada kilo ng kamatis kahapon, nasa 125 pesos per kilo na lamang ang benta nito ngayon, gayon din sa Guadalupe Public Market. 20 hanggang 40 pesos naman ang ibinaba sa kada kilo ng kamatis sa San Andres Market, Quinta Market sa Manila, Marikina Public Market, Pasay City Market, Mega Q Mart sa Quezon City at Malabon Central Market. Samantala, kung may pagbaba na muli sa presyo ng kamatis, bahagya namang tumaas ang presyo ng ilang gulay. Dito sa Commonwealth Market, tumaas ng hanggang 400 pesos ang kada kilo ng chacharo mula sa dati nitong presyo na 200 to 300 pesos per kilo. Tumaas rin ng 5 hanggang 10 piso ang presyo ng sibuyas o hanggang 80 pesos na ngayon per kilo. Tumaas rin ng hanggang 40 pesos ang kada kilo ng kalamansi o mula sa 80 pesos, ngayon ay nasa 100 o hanggang 120 pesos na yaman per kilo. Aga, susubukan din natin magbigay ng karagdagang update mamaya dahil sa ngayon nga ay sinusubukan din natin na kunin ang panig ng Department of Agriculture kung ano yung maaari o aasahan pa ng mga kababayan natin sa mga susunod na araw kung magtutuloy-tuloy ba itong paggalaw ng presyo ng mga gulay sa Metro Manila. Aga? All right, maraming salamat, Janice Inhente. Dapat tutukan ang susunod na administrasyon ang pagpapalakas sa healthcare system ng bansa. Ayon sa isang ekonomista, malaki ang maitutulong nito para magtuloy-tuloy ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa at maging handa sa anumang darating pang pandemya sa mundo. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Nel Maribuho. It's very important to have a strong healthcare system to prepare for any contingency into the future. Nananatiling ang sektor ng kalusugan ang dapat na pagtuunan ng pansin ng bagong administrasyon. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, dapat maging bahagi na ito ng reforma dahil malaking tulong ang matatag na healthcare system para tuluyang makabangon ng Pilipinas. Those are structural, part of the structural reforms also. And learning from the experience from the pandemic over the past 2 years to make everything sustainable, especially because if you have a healthcare system that's capable and that's strong, so that will also support further reopening of the economy. Noong March 21, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 166 ukol sa 10-point policy agenda ng administrasyon na layong pabilisin ang economic recovery ng bansa. Bahagi na rito ang pagpapalakas sa healthcare facility at pagpapalawig ng bakunahan. Ayon kay Ricafort, hindi rin maaaring isang tabi ng pamahalaan ang pagpapatuloy ng mga infrastructure project o ang build-build-build program ng kasalukuyang administrasyon na malaking ambag din lalo na sa paglikha ng mga trabaho, hindi lamang ngayon kundi sa mga susunod pang henerasyon. Because the increase in infrastructure spending is one of the pillars of the economic recovery program from the pandemic. As it would create more jobs, it would create more business and economic opportunities around the country. Mula 2017 hanggang 2019, nasa 6% o 932 billion pesos ang infra budget ng administrasyon at noong 2020, 4.6% ng gross domestic product o GDP o 972.5 billion pesos ang alokasyon sa Build 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 program.
Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Posibleng maging disastrous o lubhang magkakagulo sakaling muli na namang ibalik ang pagpapatupad ng mas mahigpit na alert level system sa bansa ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion. Sa isang forum, sinabi ni Concepcion na sakali mang ibalik ang pagpapatupad ng alert level 3, mahihirapan na naman ang mga negosyante na magresulta sa muling pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Bukod sa epekto ng ekonomiya ng krisis na nangyayari ngayon dahil sa tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia, nangangamba ang grupo ng mga negosyante na masyadong magiging pahirap kung madaragdag pa ang posibilidad na dumami na naman ang mga kaso ng COVID-19 na maaaring maging sanhi ng mas mahigpit na alert level system. Dahil dito, muling ipinunto ng grupo nila Concepcion ang kahalagahan na magpabakuna na ng booster dose ang ating mga kababayan upang magkaroon ng dagdag proteksyon at maiwasan ang posibilidad ng panibagong surge ng COVID-19 sa bansa. Nakatanggap ang Department of Health ng mga ulat na may isang ospital sa National Capital Region na nagbakuna ng second booster dose sa mga hindi naman immunocompromised na healthcare workers at senior citizens na labag sa protocol ng kagawaran. Ayon sa DOH, nakipag-ugnayan na sila sa mga healthcare facility at vaccination site upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Para sa detalye, may report si Aiko Miguel na nasa linya ng ating komunikasyon. Aiko, nagpaliwanag na ba sa DOH ang ospital kung saan nangyari ang insidente? Yes, Ella, batay sa natanggap sa paliwanag ng Department of Health mula sa hospital management dito sa National Capital Region, hindi nila sinasadyang ma-misinterpret ang guidelines sa pagtuturok ng second booster dose. Nagsumit na ang naturang ospital na ibigay lang ang second booster sa mga immunocompromised individuals. Batay kasi sa inilabas sa Emergency Use Authorization ng Food and Drug Administration, Ella, ang second booster dose ay para sa mga healthcare workers, senior citizens at immunocompromised individuals, pero nito ngang kalalabas lang na inaprobahan ng FDA ay ibigay lamang muna ito sa mga immunocompromised. Ayon sa DOH, dapat malinaw sa lahat ang rollout ng second booster dose. Kaya naman nakipag-ugnayan na sila sa mga healthcare facilities at vaccination sites upang hindi na maulit yung ganitong proseso. Patuloy na hinihikayat ng lahat na magpabakuna ang mga eligible population, lalo na ang mga wala pang primary series o yung first at second dose ng COVID-19 vaccine, maging ang nasa mahigit 37 million na kailangan pang magpaturok ng kanilang first booster dose. Ella, ayon sa Department of Health at maging ng mga vaccine expert, mahalaga ang COVID-19 vaccine para makaiwas sa pagkakaospital at pagkasawi ang mga tao dulot ng COVID-19. Yan muna ang latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Aiko Miguel, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Nagsimula ng magbakuna ngayong araw ang San Juan Local Government ng second booster dose ng COVID-19 vaccine. Uunahing bakunahan ang nasa 900 immunocompromised na mga individual. Mula sa San Juan City, may report si JP Nunez live. JP, hindi ba mahirap sa LGU na manghikayat ng mga magpapa-second booster? Yes, aga, particular nga dito sa San Juan City, sinabi ni Mayor Francis Zamora na kung doon sa primary series ay hindi sila nahirapan, dito pagdating sa first booster dose ay medyo naging mas challenging yung paghikayat na mabakunahan yung mga residente at inaasahan nila na lalo pa ngayong mas magiging challenging pagdating naman dito sa second booster dose. Nakapagsimula na nga ngayong araw na magbakuna ng second booster dose ang San Juan LGU para sa mga immunocompromised na mga residente. Isinagawa itong bakunahan dito sa third floor ng V Mall kung saan nasa 900 individual ang nasa initial target ng lungsod. Ayon kay Mayor Francis Zamora, posible nilang matapos ang pagbabakuna ng second booster dose sa loob ng 3 hanggang 5 araw kung saan 300 individual ang babakunahan sa loob ng 1 araw.
maaaring makapili ng brand ng bakuna ang mga magpapa-second booster dose kung saan available sa lungsod ang mga brand ng Pfizer, Moderna at AstraZeneca. Plano naman ng San Juan City na paigtingin pa ang ginagawang house-to-house vaccination para mabigyan ng second booster dose ang mga bedridden upang mapataas ang vaccination rate. Kung ikukumparaan niya sa higit 200% na target na mabakunahan sa lungsod, nasa higit 90% pa lang ang tumatanggap ng first booster dose kung saan talagang malaki ang naging agwat nito. Sa mga nais magpa-second booster, kinakailangan lang magdala ng valid ID, vaccination card at medical certificate at dapat din na nakapagpa-online register sa link ng lungsod. Samantala aga, patuloy pa nating minomonitor naman yung iba pang mga lungsod dito sa National Capital Region na nauna nang nag-anunsyo na magsisimula din ngayong araw ng bakunahan ng second booster dose. At kabilang nga dyan ang Muntinlupa City at ang lungsod ng Maynila. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Nalawagan ang repatriation ng ilang kababayang naipit sa lockdown sa Shanghai, China. Nararanasan doon ngayon ang pinakamatinding COVID-19 outbreak sa lungsod mula nang manalasa ang pandemya. Ang detalye sa ulat ni Marie Peñaranda. Sana po may repatriation na mangyayari right after lockdown po kasi marami-rami din po sa amin na nais nang makauwi. Pangalawang lockdown ko na po dito, marami po kami dito pangalawang lockdown experience na so nais na po namin umuwi. Maayos naman ang kalagayan ng mga kababayang kabilang sa naka-lockdown sa Shanghai, China, bunsod ng COVID-19 outbreak. Ayon kay Fritch, na naghahanap buhay sa service industry sa lungsod, inaabutan ng ayuda kahit ang mga non-Chinese residents tulad ng pagkain at gamot. Gayunman kung siya ang tatanungin, nais na niyang makauwi sa Pilipinas pagkatapos ng lockdown, kaya humihiling siyang mapabilang kung magkakaroon ng repatriation efforts ang Philippine government pagkatapos ng lockdown. Nag-aalala naman si Melanie, isa ring overseas Filipino worker sa Shanghai, kung mayroon pa siyang trabaho pagkatapos humupa ang COVID-19 outbreak. Sad to say po na madami na po mga kababayan natin ang sobrang nadidepress na po sa sitwasyon ngayon at hindi po namin alam kung hanggang kailan po ito tatagal ang pandemic. Tsaka hindi po namin alam kung may nag-aantay pa po sa aming trabaho pagbalik namin. Umaasa rin ito ng financial assistance mula sa pamahalaan. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, nasa $200 o katumbas ng 10,000 piso ang posibleng matanggap ng mga OFWs na lubhang apektado ng COVID-19 outbreak sa Shanghai, China. Oras na matukoy ang OFWs na kailangan mabigyan ng ayuda, agad nila itong ipagkakaloob. Sa ngayon, nagpapaabot na anya sila ng suporta tulad ng pagkain at medisina para sa mga kababayan. Wala kaming opisina sa China, pero nandiyan naman ang Department of Foreign Affairs at sila po ang nag-identify sa mga OFWs na nandun. And on the basis of their instruction, handa po kami through our OWA na magbigay ng financial assistance. Ayon naman sa Philippine Consulate sa Shanghai, tinatayang may 4,000 Filipino doon sa kasalukuyan. Sa huli rin itong ulat, mayroon ng 15 kababayang nahawa ng COVID-19. Marie Peñaranda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, ipinagdiriwang ng Intellectual Property Office of the Philippines ang National Intellectual Property Month ngayong Abril. Kaugnay nito, hinimok ng IPOPHL ang mga kabataan na lumikha at protektahan ang kanilang mga imbensyon. Para sa detalye, narito ang ulat ni Asher Kadapang Jr.
Maganda ang imbensyon at inobasyon ng mga kabataan sa pagdiriwang ng 2022 National Intellectual Property Month na idinaraos ngayong buwan ng Abril. Ilan sa kanilang mga likha ay pinirisinta ng Young Filipino Inventors, katuwang ang Intellectual Property Office of the Philippines. Kabilang dito ang isang multifunctional cane o baston na maraming features para sa safety at convenience, partikular na ng mga matatanda at mga visually impaired o mga bulag. Gawa ito ng 16 years old na high school student na si Ize Marion Villaruel na kumuha ng inspirasyon sa kanyang nanay. Ang nag-start po ng idea po ng invention ko po is my mother po. Kasi diagnose po siya ng lupus. Nakita ko talaga po yung struggle niya, bati po yung pag-cross ng street. Minsan pumunti ka na po siya mahagip ng mga sasakyan. So I wanted to ensure her safety and help her po. So nag-focus po ko dun sa idea and not just only my mom but the other visually impaired people, then po yung mga senior citizens. Itinampok din ang kakaibang uri ng air conditioner na gawa sa materyales na nangangailangan lang ng higit na mababang kuryente kumpara sa mga karaniwang ginagamit sa kasalukuyan. Gawa ito ng mechanical engineering student na si Maria Isabel Angel Palma na nakabuo ng mga imbensyon dahil sa exposure sa siyensya. When I was young, I was really exposed na to different kinds of science stuff. So, sa bahay po kasi, since naiiwan ako sa bahay with my parents, bawal akong manood ng mga telenovela ba. So, yung dad ko talaga, like, in-expose niya ako na Discovery Channel, K-Channel, National Geographic. Ngunit habang patuloy nilang pinauunlad ang kanilang mga imbensyon, nakita rin nila ang kahalagaan na proteksyonan ng kanilang mga produkto sa ilalim ng intellectual property rights. Ang sakit na dibdib nung parang inagaw sa'yo yung idea tapos clean nila as their own. So nakita ko rin po na kahit sa mga ganong simpleng bagay, importante rin po yung magkaroon ka po ng rights sa sarili mo pong gawa. This is my third invention and the first two, I didn't file a patent for it. So, well, basically wala akong right or wala sa pangalan ko yung inventions na yun. And it was hard for me at first, syempre kasi bata ako, alam kong ginawa ko yun, pero nakita ko siya sa market and walang balik sa amin. Ayon kay IPOFIL Director General Roel Balba, mahalaga na bawat bagong imbensyon ay agad na maiparehistro sa kanilang ahensya para magkaroon ng karapatan ng creator nito sa ideya ng produkto. Yung intellectual property right is a personal right. Diba? So until and unless you have it registered, wala kang right. So anybody can do it, can copy it, can manufacture it. So, kaya sinasabi namin lahat sa mga inventors, creators natin, IP filing is a race. Unahan, di ba? So, the earliest na, i-file mo na kagad. Panawagan naman ng IPOFIL sa publiko, tangkilikin lang ang mga produktong orihinal at hindi mga peke o piniratang produkto bilang respeto at upang maproteksyonan ang kabuhayan ng mga nakaimbento nito. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wala bukas! Simula na bukas ang tatlong araw na local absentee voting para sa mga hindi makakaboto sa mismong araw ng eleksyon sa Mayo dahil sa essential na partisipasyon ng mga ito sa halalan. Para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento na nasa linya ng ating komunikasyon. Dante, ilan ang naaprubahan na bumoto sa local absentee voting at ano ba yung mga dapat na matandaan ng mga ito? Elas, datos ng Commission on Elections, nasa 84,357 ang naaprubahan na pwedeng makasama sa local absentee voting simula bukas hanggang sa Biyernes. Magdala ilan ang voter's ID para mabilis ang gagawing verification at gayon din ang company o agency ID. 93,698 ang kabuuan nag-apply pero may 9,341 na dinaaprubahan. Mag-uumpisa ng alas 8 ng umaga ang botohan hanggang alas 5 ng hapon. Ayon kay Commissioner George Erwin Garcia, ang mga kawanin ng AFP, PNP at iba pang tanggapan ng pamahalaan ay sa kanilang tanggapan, boboto at ang mga head of office nila
ang mag-facilitate ng pagboto. Ipamimigay ang mga balota sa mga absentee voter at pagkatapos ay kokolektahin at ibalik sa Election Contest Adjudication Department o ECAD ng COMELEC. Samantala, ang mga kawani naman ng media, halimbawa dito sa National Capital Region, ay pumunta lamang sa Regional Election Director's Office ng COMELEC. Ang iba naman, Ella, sa mga probinsya ay sa Provincial Election Offices o sa tanggapan ng kanilang election officers sa mga bayan at lungsod. May mahigit 1,000 rin na tauhan ng COMELEC na inaasahang sasama sa pagboto. Sina Chairman Saidamin Pangarungan at Commissioner Amy Neri ay dito sa COMELEC Central Office dito sa Palacio del Gobernador sila boboto. Ella, ang pagboto sa local absentee voting ay manual at national positions lamang ang pwedeng botohan mula presidente hanggang party list. Ang counting ng mga boto o election result ay sa May 9 ng alas 7 ng gabi na pangungunahan ng Committee on Local Absentee Voting. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Ella? Maraming salamat, Dante Amento. Kabilang sa mga kwalipikado na makabahagi sa local absentee voting ay ang mga pulis na ide-deploy para magbantay sa halalan sa Mayo. Pagkatapos ng pagboto ng mga ito ay madedeploy na sila sa kanilang mga assigned area. Para sa detalye, narito ang ulat ni Lea Ilagan. Magsisimula po yung local absentee voting po sa PNP po sa April 27, 28, and 29. 3 days po yan. Yung mga Krami-based personnel po ay dito po boboto sa multiple procenter kam Krami. Mahigit 30,000 pulis ang boboto sa 3 araw na local absentee voting sa PNP. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, 3,248 dito ay mula sa National Headquarters sa Campo Krami, habang 26,813 ang mula sa mga Police Regional Offices. Yung mga areas kung saan po sila bobotong ay doon po sa mga Provincial Police Office kung saan po nakakasakop yung kanilang assignment. Pagkatapos aniya ng local absentee voting ng PNP, ay ide-deploy na nila ang mga ito sa mga lugar kung saan sila magbabantay para sa seguridad ng halalan sa Mayo. Ang instruction po ng ating chief PNP ay at least 1 week before po ng election proper sa May 9 po ay ide-deploy na po ang mga police, particularly those assigned sa national headquarters at regional headquarters. Kinumpirma din ni PNP Chief Police General Junardo Carlos na nasa 40,000 na pulis ang kanilang ipapakalat para sa seguridad ng eleksyon. Pero dadagdagan pa namin yan this week and next week. Yung aming pong mga admin personnel na hindi mag-a-avail ng absentee voting this April 27, 28, 29. For deployment naman sila sa kung saan sila putante. Kaugnay nito, tiniyak naman ang pamunuan ng PNP na all systems go na ang kanilang inilatag na seguridad para sa halalan. Sa ngayon ani ay monitoring na lamang sa mga nangyayari sa ground ang kanilang ginagawa para mapanatili ang payapang eleksyon sa Mayo. Pag meron pong nangyayari, we immediately take necessary action at kung nakikita namin based on the information and intelligence report, counter-measure, counter-action ang nangyari to prevent prevention and counter-measure. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa pa rin humarap sa anumang klase ng COMELEC interview si Aksyon Demokratiko Presidential Candidate Mayor Isko Moreno Dumagoso. Sa pag-iikot sa Iloilo kahapon, sinabi ni Yorme na bukas siya sa anumang paraan ng komisyon na maibahagi sa taong bayan ang kanilang mga layunin at plano para sa mamamayang Pilipino. Nag-a-apply ako sa trabaho. Ang nag-a-apply sa trabaho, hindi naman ang mimili kung paano siya i-interviewin ang kanyang future employer, which is in this case, taong bayan. Di ba? So, pag nag-a-apply ka ng trabaho, siyempre, sinasubmit mo ang sarili mo. Samantala, nire-respeto naman umano ng alcalde ang desisyon ni Maguindanao Representative Esmael Toto Magudadatu na pag-endorso kay Vice President Lenny Robredo.
Sa pagbisita ni Yorme sa Mindanao noong Pebrero, isinulong ni Magdadato at ng pamilya nito ang kandidatura ni Mayor Isko at ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ayon kay Mayor Isko, bago inendorso ni Magdadato si VP Robredo noon lamang Sabado, inabisuhan na siya ng kongresista. Umapila si presidential candidate Senator Manny Pacquiao sa Commission on Elections na bigyan ng sapat na oras ang mga kandidato para maipresenta sa publiko ang kanilang plataforma. Ayon kay Pacquiao, sa pamamagitan nito, mas mabibigyan ng kaalaman ang mga botante para makapagpasya ng tama sa araw ng halalan. Ipinunto ng senador na maraming beses nang isinagawa ang mga debate at nasagot na ng mga kandidato ang personal at nasyonal na mga issue. Ang pahayag ni Pacquiao ay kasunod ng anunsyo ng COMELEC na hindi na nito itutuloy ang town hall debates at isasalang na lang sa interview ang mga kandidato. Sa kabila ng busy schedule sa pangangampanya, susubukan ng Lacson-Soto tandem na isingit sa kanilang oras ang Commission on Elections Presidential and Vice Presidential Forum. Pero kondisyon ng tambalan, hindi dapat edited ang ilalabas na interview. Ang pahayag ng mga senador ay kasunod ng pag-adopt ng COMELEC sa interview format sa halip na ipagpatuloy ang presidential at vice presidential town hall debates. Mahirap yung may editing eh. Walang control. Maya-maya mo yung mas magandang sinabi, hindi nasa, yun ang na-edit. Pagkatapos yung hindi masyado maganda, yun ang na-air. So unfair. Kaya kami, mas gusto namin talaga live. If not live, at least tape as live. No? Within the hour din. Dapat tape as live. Oh, tape nga, pero tape as live. Kasi it cuts both ways, ha? Yung sinasabi ni Senator Lacson. Pwede rin yung walang kakwenta-kwenta mga sinabi, editin nila. Pabor rin ang tambalan sa mas pinahabang oras ng forum kung saan mas mabibigyan sila ng pagkakataon na ilatag ang kanilang mga plataforma. Dagdag pa ni Soto, mas maganda ang bagong format na isasagawa ng COMELEC dahil tutugma na ito sa schedule ng bawat kandidato. Anya, mas magkakaroon ng pagkakataon ng publiko na pagkumparahin ang plataforma at plano ng bawat kandidato. Sinuspindi ng social media giant na Facebook ang account dito ng tagapagsalita ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez. Ikinadismaya naman ito ng abogado at sinabing maliwanag na paglabag ito sa Sovereign Act. Para sa detalye, may ulat si Nel Maribuhok na nasa linya ng ating komunikasyon. Nel, ano ngayon yung planong gawin na aksyon ni Attorney Vic? Yes, aga, walang detalyeng ibinigay si Attorney Victor Rodriguez kung ano ang gagawin niyang aksyon matapos suspindihin ang kanyang Facebook account. Sa ipinadalang mensahe sa atin ni Rodriguez na tagapagsalita Chief of Staff ni Bongbong Marcos Jr., sinabi niya na nasuspindi ang kanyang account dahil siya ay para kay Bongbong Marcos. Tinawag ito ni Rodriguez na censorship of the highest degree at labag sa Sovereign Act. Batay sa ipinadalang screenshot ng suspended account ni Rodriguez, may 30 araw na ibinigay ang FB upang tutulan ang kanilang naging desisyon at kung hindi ay permanente na itong i-disable. Ang suspension ng kanyang FB account ay ilang araw bago ang May 9 elections. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo aga. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok. 13 araw bago ang halalan sa Mayo, tuloy pa rin ang paglilibot ni Presidential Candidate Vice President Lenny Robredo para sa kampanya. Umaasa naman ang independent candidate na hindi magsasawa ang kanyang mga taga-suporta na magbahay-bahay para manuyo ng mga botante. At mula sa Quezon City Mag-Report, si Harleen Delgado, live. Harleen, kumusta ang naging pag-iikot ni Robredo sa kampanya? Balik Occidental Mindoro nga si Presidential Candidate Vice President Lenny Robredo ngayong araw. Una nang bumisita ang Team Robredo Pangilinan sa Occidental Mindoro noong April 6. Dito dumalo si Robredo sa isang campaign rally at nagbigay ng talumpati sa mga taga-suporta. Hindi naman natuloy ngayong araw ang nakatakdang pagbalik ni Robredo sa probinsya ng Cebu.
Kagabi naman, nagpakita ng suporta ang mga Novo Ecijano sa Lenny Kiko team sa Gapan City Plaza para sa Nueva Ecija Meeting de Avance. Dito nagpasalamat si Robredo sa kanyang mga taga-suporta kahit pa sinasabing baluarte ng kanyang katunggali na si Bongbong Marcos ang Nueva Ecija. Nagpasalamat din ang pangalawang pangulo sa mga volunteer at umaasaan niya siya na hindi magsasawa ang mga ito sa house-to-house campaign. Kabilang ang mga anak ni Robredo na sina Aika, Trisha at Jillian sa patuloy na nagsasagawa ng house-to-house campaign para sa kandidatura ng kanilang ina. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Ipinagutos na ng pamunuan ng Philippine National Police ang pagsasagawa ng hot pursuit operation laban sa mga nasa likod ng pagpapasabog sa isang bus sa Parang Maguindanao noong Linggo. 4 na pasahero ang nasugatan sa naturang insidente. Mula sa Mandaluyong, may report si Lea Ilagan live. Lea, may identified na bang grupo o mga suspect dito sa pagpapasabog at ano yung motibo ng mga ito? Aga, meron na silang itinuturing na persons of interest, ano, pero inaalam pa nila kung anong grupo ito kasama at kung ano ang motibo ng pagpapasabog nga nitong suspect. Inilabas na rin aga ng PNP ang artist sketch nitong suspect na sinasabing bumaba ilang minuto bago naganap ang pagpapasabog. Dahil nga dyan aga, pinahihigpitan ni PNP Chief Police General Junardo Carlos sa mga pulis sa Maguindanao ang checkpoint operation, police visibility patrol, intelligence gathering at law enforcement operation para maaresto ang suspect sa pambobomba sa rural bus tour sa Parang Maguindanao noong Linggo ng umaga. Bukod nga sa deployment ng mga pulis sa ground, inilabas na rin ng PNP ang artist sketch at picture ng hinihinalang suspect sa pagpapasabog. Ang rural bus tour ay may body number na 10738 na patungo sa Dipolog City mula sa General Santos City nang maganap ang pambobomba sa bahagi ng Barangay Making, Parang Maguindanao. Lulan ang 23 pasahero. Sugatan sa nangyaring pagpapasabog ang 4 na pasahero. Dalawa sa mga ito ang nakalabas na ng ospital habang patuloy namang ginagamot ang dalawang iba pa. Sinasabi na ang bahagi ng bus na sumabog ay sa bahaging hulihan at ang bombang ginamit ay improvised explosive device. Agad namang na-detonate paaga ng PNP Explosive and Ordnance Disposal Team ang isa pang bomba na natagpuan sa loob ng bus. At inaalam pa nga ng PNP ang grupo na nasa likod ng pagpapasabog at kung anong motibo ng mga ito. Panawagan ng PNP sa publiko maging alerto at mapagmatsyag at agad na i-report sa mga otoridad kung may mapapansing kahinahinalang tao o bagay sa kani-kanilang lugar. Aga? Okay, maraming salamat, Lea Ilagan. Bukas na ipadadala ng COPLEX sa Isla ng Buria sa Masbate ang election paraphernalias na gagamitin sa Mayo. Mas maaga itong gagawin upang maiwasan ang delay sa mga posibleng sama ng panahon at panganib sa karagatan. At mula sa Masbate City, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, matitiyak ba ang seguridad ng mga election paraphernalias kahit maaga itong ipapadala sa isla? Yes, Ella, tiniyak ng Commission on Election na sapat ang seguridad sa pagdala ng mga election paraphernalia sa Burias Island bukas. National Commission on Election na makatiyak na hindi magkakaroon ng aberya sa araw ng halalan sa Burias Island sa Masbate. Kaya naman bukas nakatakda na nilang ihatid ang mga election paraphernalia sa Burias Island tulad ng vote counting machine o BCM, ballot box at external battery. Yung deployment po ng papunta po ng Burias, April 27, all the rest po province-wide is May 2. Alam naman natin, mas malayo sila. At hindi natin hawak ang panahon. Baka magkaroon ng mga malakas na mga dagat, wala na po na biyahe yon sa Burias. So mas mabuti pang sumaagap kasi mas malayo yon. Ella, may 44 na barangay sa Islang Burias, 73 clustered precincts at kabuang mahigit 53,000 registrado butante. Sumailan na rin sa refresher course na paggamit
ng BCM ang mahigit 2,000 guro na magsisilbing electoral board at mga DESO technical staff noong nakaraang Linggo. Samantala, nakatakda naman magsagawa ng final testing and sealing ang COMELEC Masbate sa May 3, 2022. Nagkaroon po ng refresher ang lahat pong electoral board, DESO technical support staff, para lahat po province-wide. Nag-refresh po sila ng operation ng BCM at in-emphasize po sa kanila yung mga do's and don'ts sa general instruction ng electoral boards. Kaila tanging mabalota na lang ang hinihintay ng COMELEC Masbate dito sa probinsya. Yan ang latest na dito sa Masbate. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nagpahiwatig ang Japan ng posibilidad na luwagan na ang pagsusuot ng mask sa bansa. Ayon kay Economic Revitalization Minister Daishiro Yamagiwa, ito ay kung bababa na ang COVID-19 cases. Sa ngayon, walang government mandate rules ang bansa sa pagsusuot ng mask. Sa halip ay nakadepende ito sa matagal ng tradisyon ng pagsusuot ng mask, lalo na sa may fever at influenza seasons. Sa kasalukuyan, inirekomenda ng pamahalaan ang pagsusuot ng mask sa mga paaralan, workplaces at iba pang settings kung saan nagtitipon ang maraming tao. Pumanaw na ang pinakamatandang tao sa mundo, ang Japanese na si Kane Tanaka. Noon lamang buwan ng Enero ay ipinagdiwang pa nito ang 119 na kaarawan. Narito ang report ni Carmela Marinda. Pumanaw sa edad na 119 si Kane Tanaka, isang Japanese national na opisyal na kinilalang pinakamatandang tao sa mundo. Taong 1903 nang ito ay ipanganak at nakaligtas sa 20 pandaigdig at maging sa 1918 Spanish flu. 100 na ang nakalipas na mag-asawa ito at magkaroon ng 4 na anak. Ginugol nito ang kanyang mga huling taon sa isang Japanese care home kung saan kinahiligan nito ang paglalaro ng board games at pagkain ng chocolate. Ang Japan ang may pinakamatandang populasyon sa mundo kung saan mahigit 1/4 ng mga mamamayan nito ay edad 65 pataas. Samantala, ngayong pumanaw na si Tanaka, si Lucille Randon na ang pinakamatandang taong nabubuhay sa mundo. Siya ay 118 years old at isang French nun. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa unang pagkakataon ay nakapag-perform na sa Filipino audience ang rising rap star na si Easy Meal. Ito ay sa pamamagitan ng Wish Bus. Humanga naman ang batikang rapper na si Glock 9 hindi lamang sa rap skills ni Easy Meal. Narito ang balita ni Ninya Armilio. That I just lying to boost. First true Filipino rapper on the news. Enjoy if you cool. Hey, this is what I put. Humarap sa isang media conference ang Filipino-American rapper na si Easy Meal para sa kanyang homecoming concert na panalo. Inamin ni Easy na naharap lamang niya ang kanyang musical career nang nagsimula ang COVID-19 pandemic at matigil sa trabaho sa United States Air Force. Kasi nagtrabaho po kasi ako sa Burger King at sa Air Force ng onte. Yun po yung naging slap in the face to reality sa akin na so anong gusto mong gawin? Eh, dun po parang nagsimula yun na. Sa press conference, ipinakita ni Easy Meal na ang kanyang talento ay hindi lamang sa pag-rap sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga awit na First and Last. Napahanga naman ni Easy Meal sa kanyang kanta ang OPM rap icon at isa sa kanyang mga makakasama na si Glock 9. Ako'y fan palagi ng isang rap artist na marunong kumanta. Kapag ang isang rap artist ay nakakapag
buo ng kanilang sariling melody. Ako ay sobrang fan. Yun ang unang-una ko napansin kay Vivian. I'm sure mapapansin pa yan ng mas maraming Pilipino. Ibinahagi naman ni Easy Mill ang kanyang karanasan sa unang pagtatanghal sa harap ng Filipino audience sa pamamagitan ng iconic Wish Bus. Nag-perform ang Phil-Am rapper sa Wish Bus para sa kanyang bagong Wishclusive na mapapanood sa hinaharap sa YouTube channel ng Wish 107.5. Man, I was actually super nervous because kasi never pa akong nag-perform dito sa Pilipinas ng kahit na ano, so that was crazy. Being in the bus, seeing just how much better the bus is here in the Philippines. Iwan din si Easy ng mensahe sa mga wishers na sumuporta sa kanya at nagbigay daan para marating ang tinatamasang popularidad ngayon. To any wishers right now, thank you so much for all the support you have given. Everybody who has gotten on the Wish Bus, please continue to support the whole Wish 107.5 movement because that's all any artist asks for is some support for what they do. Wish 107.5. Ninia Armilio, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, Versikulo 17 na nagsasabi, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. CNews, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.